ang nakaraan. Hindi mapigilang maluha nitong si Amanda dahil hindi niya nagusto ang mga plano ni Jiro para sa kanila. Na dapat sana ay naghanap siya ng trabaho sa syudad para sa kanyang pamilya. Pero naisip niyang nasimula na ito. May hawak na siyang 200,000 bilang pasiuna sa bayad ni Jiro sa kanya. Tumayo ito at hinawakan ng kamay ng lalaki. Gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ng pamilya. Matapos ng kanilang celebration, pagod itong si Amanda. Dahil sa pangyaring iyon ay napaniwala nilang dalawa ang lolo na Jiro. Kaya sa mga oras na iyon ay binigay ni Mr. Lewis ang pamanang para kay Jiro. Jiro, Amanda, kailangan ko na bumalik sa ibang bansa. Pero gaya ng napag-usapan natin, Apo, ibibigay ko sa iyo ang mana mo. Isa lang naman ang pakiusap ko sa inyo. Minsan sa mabuhay ng tao, may pagsubok. Pero malampasan din niyo ito. Alam mo, sa muli kong babalik dito, kung ibigyan pa ako ng panahon, sana makita ko at mayakap ko pa ang apo ko sa tuhod. Depende, Grandpa, kung ilan ang bigay sa amin. Bigla na lamang natahimik itong si Amanda. Bigla na lamang niyakap ni Mr. Lewis ang dalawa. At pagkatapos ay sumakay na ito sa sakyan patungo sa airport. Mr. Jiro, kailangan ko muna tawagan ng mga magulang ko sa probinsya. Tama, Amanda. Sabihan mo mga magulang mo na may nahanap ng trabaho dito at kailangan mo magsimula agad. Pero Mr. Jiro, baka magulat sila kung bakit ganun kalaking pera ang binigay ko sa kanila. Amanda, ikaw na ang magdesisyon kung ibibigay mo sa kanilang lahat. Gusto kong magsilbihan mo muna ako, lalo na at hindi mo pa nakuha ang buong 1.8 million. Pero bago yun, we need to celebrate between two of us. Nasa loob na sila ng sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na makasakay ng isang pribadong kotse itong si Amanda. Bagamat nagahalo pa rin ang pangamba dahil sa kanyang pinasukang gulo. Welcome Mrs. Amanda Sandoval sa aming kondo. So now, as a part of being new couple, anong ibig mong sabihin, Mr. Jiro? Amanda, sa palagay mo ba, anong gagawin ng isang couple? Hanggang tingin lamang ba? Pero bago yun, meron ako dito ang special na wine. Panigurado magustuhan mo ito. Mr. Jiro, pati ba ito ay kasama pa rin sa plano nating papanggap? Amanda, ano man mangyari sa iyo ay panagutan ko. Hindi na lamang napagsalita ang babae. Napilitang uminom si Amanda ng wine dahil nga sa naparami ito ng inom, hindi niya napansin na nahilo na pala ito at nag-init ang kanyang pakiramdam. Hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin kahit naka-on ang aircon. Wala itong naging epekto sa kanya. Hanggang sa may biglang dumamping labi sa kanya at mula noon, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Kinabukasan, pagising nito ay inakala niya ay panaginip lamang ang lahat ngunit napansin niyang wala na pala siyang saplot sa katawan. Napagtanto niyang may nangyari nga pala sa kanila kagabi. Inikot niya ang kanyang paningin ngunit wala ang lalaki. Napansin niyang may nakalapag na sobre sa mesa. Magluto ko na lang dyan. Marami pagkain sa ref. Mayroon akong gagawin. Bigla na lamang itong napaiyak dahil hindi ganito ang kanyang kagustuhang mangyari. Lalo na at naibigay niya ang kanyang pagkababae sa lalaking hindi niya totoong mahal. Agad niyang minuksan ang bag at kinuha niya ang lumang cellphone na nakabalutan ng tape. Nakita niya ang larawan ng pamilya na ginawa niyang wallpaper. Sila ang kanyang naging inspirasyon para pasukin niya ang ganitong kasunduan. Bumangon na itong si Amanda at nagtungo sa CR para maligo. Bagamat masakit pa rin ang kanyang katawan marahil sa nangyari sa kanilang kagabi. Pagkatapos niyang naligo ay nagluto na ito ng kanyang almusal. Pagkatapos tumawag siya sa kanyang mga magulang at nangmusta ito. Hello Amanda, kumusta na paghanap mo ng trabaho? Nako nay, tay, magandang balita po. Natanggap na po ako sa trabaho. Kaya nga lang ay ngayong araw ay magsimula na ako. Eh baka hindi ako makauwi. Magpadala lang ako ng pera sa inyo. Mabayad kasi ang naging amo ko, kaya pinahiraman ako ng pera. Nay, magpapadala po ako ng 20,000 para sa pag-aaral ng mga kapatid ko at sa pangailangan ng sa bahay. Anak, bakit parang malaki naman yata ang perang iyon? Oo, Nay. Magandang kumpanya kasi ang napasukan ko. Naku naman, anak. Mabuti naman at nakahanap ka ng mabuting amo. Basta narito lamang kami ha kapag may kailangan ka, Amanda. Maraming salamat, Nay. Matapos narinig ni Amanda ang boses ng magulang ay lumuwang ang kanyang pakiramdam. Alam niyang simula pa lamang ito ng lahat. Tahimik lamang ang kondo. Wala siyang ibang kasama. Napasilip ito sa bintana. Pinangmasdan niya ang lugar.
Sobrang ganda nito. Matatawan niya mula sa malayo ang dagat at mga sakyan sa baba. Naalala niyang nasa syudad na pala siya. Ilang oras ang nakalipas ngunit hindi naparamdam itong si Jiro sa kanya marahil abala ito sa trabaho. Samantalang sa office naman, labis na pagbati ng mga empleyado dahil sa pangyayaring naganap kahapon sa kanilang boss. Sir Jiro, welcome to Married Life. Maraming salamat sa inyong lahat. Pero kahit na may asawa na ako, hindi pa rin ako magbabago sa lahat. Nakuya ng tunay na boss. Pero Sam, Ricky, hindi ko pa rin makalimutan ang palpak yung ginawa sa akin. Nako boss, hindi na maulit pa ang nangyaring iyon. Dapat lang. Matapos na kanilang trabaho ay sinamahan ni na Sam at Ricky ang kanilang boss para magliwaliw. Boss Jiro, hindi kaya nagala na sa iyo ang asawa mo? Kayong dalawa. Nagtipin ako sa inyong dalawa ha. Kapag narito tayo sa bar, huwag kayo masalita ng ganyan. Isipin nyo na binataparan ako. Gusto ko mulang ibang babae ang makalam nito. Maliwanag ba? Sige Boss Jiro. Naging masaya itong si Jiro sa gabing iyon dahil ang lahat ng kanyang plano ay naging matagumpay. Boss, napansin mo ba ang babaeng lagi nakatingin sa'yo? Tingnan mo. Maganda, kasing ganda ng babaeng inuwi mo sa bahay. Sam, Ricky, kayo mo nang bahala dito ha. Puputan ko muna ang babaeng iyon. Hi, miss. Mukhang ngayon ka lang dito ha. Anyway, ako nga pala si Jiro Sandoval. And you are? I'm Celine. Yes, it's my first time here. Mukhang hindi ako sinipot ng kaibigan ko. Oh, really? Kung ganun ay pwede ba kitang samahan dito tonight? Lahat ng inumin mo, ako na ang taya. Nako, Mr. Sandoval. Totoo ba yung sinasabi mo? E baka naman ay binubulal mo lamang ako. Papagla akong magkagusto sa'yo. Well, miss, sa ganda mong yan, hindi ka sinipot ng kaibigan mo? O baka naman biglang may sumuntok sa akin dito mamaya na boyfriend mo? Mr. Sandoval, I had no time for relationship. I just want to happy tonight. You get it? Oh, I see. So, let's enjoy. Nasa isang table na lamang ang dalawa. Nagkakwentuhan at parang kilala nila ang bawat isa. Sa hindi inaasahang pangyayari, may biglang humawak sa balikat ni Jiro at bigla siya nitong binigyan ng isang suntok na naging dahilan para siya ay natumba. Celine, after all this year, after sa itong relationship na ito ay ipagpalit mo ako sa isang lalaking to? Dahil sa pangyayaring iyon ay nagalat itong si Jiro sa kanya. Kaya agad itong tumayo, aba, taratado kang lalaki ka. Binigyan niya ito ng isang lakas na suntok at nasundan pa ito. Ikaw, kung ayaw ng babae sa'yo, huwag mo siyang pilitin. Boss, tama na. Huwag mo na lang patulan pa ang lalaking ito. Baka naman may kasama pa ito sa labas. Sam, Ricky, bakit? Natakot ba kayo? Hindi naman sa ganun boss, pero baka udulot pa ito ng malaking kaguluhan dito eh. Sige na, umalis na tayo. Ay, talaga naman oh. Ikaw babae ka. Kung may problema kayong dalawa, huwag kayong mandamay ng mga tao. Pasensya na kayo, Mr. Sandoval. Pero wala naman talaga kami naging relasyon ng lalaking ito. Hindi ko pa siya sinasagot. Siguro nabigla siya na makita tayo nag-uusap. Ayosin niyo to ha. Baka gusto mong tapusin ko ang buhay niya. Hoy Brando, tumayo ka dyan. Nakahiya ang ginawa mo ha. Sabi ko sa'yo, hindi kita gusto. Biglang tumayo ang babae at lumabas ng bar. Agad namang sumunod sa kanya ang lalaki. Boss, mukhang may tama yung mukha mo ha. Isa pa kayo. Hindi naman lang napansin na may parating na lalaki sa akin. Eh boss, hindi naman kasi namin akalain na sa inyo pala pupunta yun. O sige na, umuwi na tayo. Kayo mo nang bahala sa opisina ko. Magpapahinga muna ako. Sige Mr. Sandoval. Umuwi muna itong si Jiro sa kondo. Laking gulat naman itong si Amanda na makita ang namabagang mukha ng lalaki. Ano nangyari sa'yo? Pwede ba Amanda? Sa halip na magsalita ka dyan ay pwede ba kumuha ng yelo para naman may dampi sa mukha kong ito? Sige Mr. Sandoval. Napansin ni Jiro na nakasuot ng pantulog itong si Amanda. Hindi lang pala ito maganda kundi sexy pa ang katawan. Kumusta ka naman dito sa kondo? Ayos lang naman ako dito Mr. Sandoval. Medyo hindi pa ako sanay sa lugar. Masanay ka na dito mula ngayon. Isa pa, isasama kita bukas sa opisina. Mr. Sandoval, ano ba talagang balak mo sa akin? Bakit mo ako ginaganito? Akala ko ba magpapanggap lamang lahat ng ito? Alam mo, may nangyari sa ating dalawa. Paano ako magbunga iyon ang lahat? Ano lamang sabihin ng mga magulang ko sa akin? Hindi na lamang napagsalita pa itong si Jiro.
Nagalit pa ito sa naging reaksyon ni Amanda. Ano kaya ang magiging bunga nito? Narapat pa kaya ipagpatuloy ang pagpapanggap na iyon o kailangan niya nang itigil ito? Kaya mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa sunod nating kabanata. Abangan natin ang tumitindi pang kaganapan sa buhay ni Amanda. Abangan ang ating part 4.